Isang pangarap. Pangarap na unti-unti nang natutupad. Pag-uugnayin ang dalawang probinsya, inilalapit ang mga tao sa napakagandang obra ng kalikasan. Sa napakahusay na arkitektura at modernong pamamaraan ng mga magagaling na inhinyero at masisipag na manggagawa sa bansa, gaya ng mga agila na naninirahan sa mga kabundukan sa lugar na ito, ang kanyang paglipad sa himpapawid ay nauugnay din sa umaangat na bilang ng mga turismo. Sa ilagang bahagi ng Pilipinas, matatagpuan dito ang bagong kalsada na dumadaan sa mga dalisdis ng mga naggagandahan at nagtataasang mga kabundukan. Nag-uugnay sa probinsya ng Ilocos Norte at Apayao. Nagdurugtong sa dulong bahagi ng Manalpak Sulsun na Ilocos Norte at sa dulong bahagi naman ng Butaw, Kalanasan, Apayao. Dito rin matatagpuan ng mga sikat na pasyalan na dinarayo ng mga turista. Gaya ng Sulsuna Biodec, Blazing Mountain of the Gods, Fine Trees, at iba pang agaw pansin ng mga tanawin. Marami pa rin ang nagtatanong kung pwede na bang madaanan ng diretsyo mula Sulsuna Ilocos Norte, dadaan ng Kalanasan Apayao at magtuloy-tuloy sa Claveria Cagayan. Ngayong araw, maglalakbay tayo mula Sulsuna Ilocos Norte hanggang Kalanasan at mula Kalanasan naman hanggang Claveria Cagayan na aabot sa kabuuang haba na 160 kilometers. Aalamin natin kung gaano na ba kalayo ang narating ng proyektong ito. Delikado ba o ligtas ng daanan ng mga turista? At ano-ano ang mga sasakyan na pwede nang dumaan sa daanan na ito? Samahan niyo kami sa aming biyahe. Umaga pa lang nang umalis kami sa Sulsuna, Ilocos Norte. 11 minutes mula sa town proper, unti-unti na tayong papakyat sa mga kabundukan. Bagamat nasa taas na 520 feet pa lamang tayo, ay nag-uumpisa ng matanaw ang mga magagandang mga tanawin. Ipinagpatuloy namin ang aming biyahe at paunti-unti din na kami ay mas mamangha sa aming mga nakita. Tumigil muna kami pansamantala sa isang kubo na ginamit noon ng mga kontraktor bilang pahingaan. At para kami naman ay makapagpahinga at makakain ng almusal habang ine-enjoy naming pagmasdan ang napakagandang paligid. Matapos ang aming almusal, ipinagpatuloy namin ang aming paglalakbay. Umakyat pa kami ng 2,347 feet at mainit na sinag ng araw ang sumalubong sa amin. Umaasa kami na magiging maganda ang lagay ng panahon sa araw na ito ng aming paglalakbay. Sa aming pagpapatuloy, papalayo at papataas palalo ang aming team. Nasa 3,182 feet na kami nang mag-umpisa ng dumilim ang paligid. Makapal na ulap ang sumasalubong sa amin. Nagbabadya ang tila malakas na ulan. Sa kabila nito ay hindi ito ang naging dahilan para tumigil kami sa aming misyon na lakbayin ang pinakadulong bahagi ng daanan na ito. Nasisiyahan kami sa mga tanawin at ganda ng mga daanan. Matarik ang mga kalsada, mataas ang mga bangin. Maaring sa mga hindi sanay bumiyahe sa ganitong lugar ay nakakahilo minsan ang maraming paliko-liko nito. Tanaw ang mga kabundukan na tila dambuhalang mga alon.
Papalamig ang simoy at dampi ng hangin na may kasamang napakanipis na tubig ulap. Nagumpisa na ding balutin ang aming dinadaanan. Binuksan na din namin ang hazard light sa aming mga motor na sinasakyan. Mabilis magpabago-bago ang klima. Nang marating namin ang Solsona na Biodec, naghintay muna kami ng tamang pagkakataon. Umaasa na magliwanag ang kalangitan para makakuha ng magandang drone shot sa paligid. Pinagbigyan naman kami at nakakuha ng magandang view. Sa kabila ay tanaw na namin ang Ilocos Norte kung saan kami nang galing. At sa kabila naman ang Apayao kung saan kami papunta. Dahil gumanda na ang panahon kaya't naisipan muna naming magluto ng pananghalian. Habang kami ay nagluluto, tila mailap ang magandang lagay ng panahon. Binalot muli ng makapal na ulap ang lugar at nagtuloy-tuloy na itong kumapal ng kumapal. Ilang pang mga sandali, bumuhos na ng tuluyan ang napakalakas na ulan. Buti na lang at nakapagdala kami ng mga kagamitan na panangga sa buhos ng ulan. Naghintay pa ulit kami ng pagkakataon na makakain sa mga luto na aming inihanda. Sa awa ng Diyos, pinagbigyan naman kaming maubos muna ang mga ito bago magbadya muling bumuhos ang ulan. Sa pagpapatuloy ng aming biyahe, sa paglabas ng makapal na ulap ay mas nagbigay ito ng makulay na anyo sa mga punong kahoy na nasa magkabilang bahagi sa tabi ng kalsada na aming dinaraanan. Na tila nasa engkantada na kami sa ganda ng paligid. Masarap damhin ang bawat paghinga ng napakalamig at mabangong hangin. Sinasabayan din ito ng tunog ng hangin na nagmumula sa mga dahon ng pine trees at ng mga nagsisiawitang mga ibon. Hanggang marating namin ang marker, palatandaan sa paghahati ng dalawang probinsya, narating na namin ang parte ng Apayao. Nag-aagaw ang pabago-bagong lagay ng panahon, hamog, ambon, araw, ulan.
at papahirap pa nang marating namin ang bahaging ito ng landslide area. Kailan lang nang gumuho ng lugar na ito. Buti na lamang at natanggal na nila ang mga nalalaglag na lupa at bato. Kaya't malaki ang pag-asa namin na matapos ang aming misyon. Salamat sa mga magigiting at masisipag nating mga kababayan na tumataya at sumusuong sa panganib. Mabigyan lamang tayo ng magagandang mga daanan. Saludo po kami sa inyo mga kababayan. At ito, ang Blazing Mountain of the Gods. Pinakamataas na bahagi ng kalsada na aabot sa 4,986 feet o katumbas ng 1,519 meters above sea level. Mas malakas at napakalamig ang hangin na nagmumula sa silangan papuntang kanluran. Nagaling dun sa mga kabundukan, papakyat dito tapos babagsak ulit sa dun sa kabila ng kabundukan na yan. Umigib din kami ng tubig dito at tila may yelo na sa lamig na di mo na kailangan pang maglagay ng ice sa iyong inumin. Nakakamangha sa ganda, nakakaengganyo na dapat talagang ingatan ang ating kalikasan. Lagay ng kalikasan na di mo na masisilayan sa mga syudad o sa mga palibot nito. Larawan ng lumang panahon nang hindi pa inaabuso ang kapaligiran. Akala namin dito na magtatapos ang magandang tanawin, pero may naghihintay pa pala. Wala pa pala kami sa mismong harapan ng Blazing Mountain of the Gods. Bumaba pa kami para saksihan ang tunay na ganda ng kilalang bundok na ito. At ito ang tunay na mukha ng Blazing Mountain of the Gods, isang katangian na sa mga larawan at video lamang mula sa ibang bansa dati natin nakikita ang ganitong kaganda ng tanawin. Sobrang nakakamangha ang ubrang ito ng kalikasan. Ang mga puting bato o limestone na nalalaglag sa mga bangin ang mas lalo pang nagbigay ng kulay sa bundok na ito na kapag makita mo sa aktwal ay masasabi mong dambuhalang bundok na kakaiba sa lahat ng mga bundok na nakapalibot dito. Naglalarawan ng tila kapangyarihan, maliwanag, matapang at tanyag na kabundukan. Mula sa Solsona, Ilocos Norte hanggang dito sa Apayao ay ligtas nating narating
ang Blazing Mountain of the Gods, pinagbigyan tayong makakuha ng magandang kuha ng tanawin sa gawing ito. At ilang pang mga minuto, nagbabadya na namang bumuhos ang malakas na ulan. Tanaw natin sa ibang bahagi ng Apayao ay bumubuhos na ang malakas na ulan na medyo nagpakaba din sa amin kung ano ang aming daraanan. May mga ilog ba na delikado? May mga landslide ba? Yan ay ilan lamang sa mga bagay na pumapasok sa aming isipan dahil may mga bahagi talaga na hindi updated sa Google Earth at Google Map. Kaya kulang kami sa tunay na impormasyon kundi kami mismo ang susubok upang saksihan ang tunay na lagay ng daanan na ito. Hindi pa dito magtatapos ang ating paglalakbay. Gaya ng ipinangako namin, tatapusin namin ang misyon na ito upang may paalam sa inyo kung pwede na bang daanan ng tuloy-tuloy ang daanan na ito. Mula sa kahabaan ng Ilocos Norte Apayao Road, itutuloy naman natin ang ating paglalakbay mula Blazing Mountain of the Gods ng Butaw Apayao hanggang sa sentro ng Kalanasan Apayao. At pagdating naman natin sa sentro ng Kalanasan, ay magtuloy-tuloy naman tayo hanggang makalabas ng Claveria, Cagayan sa National Highway o Asian Highways. Kung gaano katarik ang mga daanan ng pag-akyat namin mula Solsona hanggang Blazing Mountain of the Gods, ay mas matarik pa pala yung pababa hanggang Barangay Butaw proper. Ramdam namin ang nakakabinging pagbaba na tila nakasakay kami sa isang eroplano. Sa tabi ng mga daanan, bakas ang mga naiwang nalalaglag na mga bato mula sa mga bangin na nasa aming itaas. Dumagdag sa aming kaba na anumang oras ay baka may malaglag din na pwedeng tumama sa amin. Nakababa na kami sa lugar na may mga kabahayan hanggang marating namin ang unang kalbaryo na aming daraanan. Inakala kasi namin na tapos na ang tulay sa gawing ito. Malakas ang ulan sa mga kabundukan at maging dito sa aming kinaroroonan. Anumang oras ay pwede nang lumaki ang tubig ng ilog na ito na aming tatawirin. Binilisan namin ang aming pagtawid para hindi kami maabutan ng malakas na agos. Maayos naman ang aming pagtawid, ngunit isa sa mga motor ng aming kasamahan ang nagkaproblema dahil napasukan na ito ng tubig. Buti na lamang at mabilis na nabuksan at natanggal ang tubig nito. At nakalis din kami sa bingit ng panganib. Nakahinga na kami ng maluwag, ngunit kabado pa rin kami dahil hindi pa rin humuhupa ang ulan. At hindi rin namin alam ang sitwasyon sa aming daraanan. Madalas kasi kapag ganitong maulan ay mapanganib lalo na sa mga landslide na pwedeng mangyari anumang oras. Nakarating kami sa pinakasentro ng Butaw, mga ngiti ng mga tao na aming nasasalubong ay malaking tulong para gumaan ang aming kalooban o pakiramdam. Ilang pang mga minuto, panibagong kalbaryo ulit ang aming susuungin. May isa pa palang ilog ang aming dadaanan. Kasalukuyang ginagawa ang tulay sa parteng ito. At gaya ng dati, inakala namin na ito na ang huling ilog. Pero nagsunod-sunod na ang aming mahihirap na daanan. Ilog, landslide, putik, ilog ulit. Ganito kahirap ang mga daanan dito sa Apayao na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos at patuloy pa rin ang paggawa sa mga proyektong ito. Ganito man kahirap ang mga daanan ay nakakabighani pa rin ang ganda ng lugar na ito. Kung ako ang tatanungin, sa tulad kong adventure ang gusto, babalik at babalik pa rin ako dito. Sa ngayon, sa tingin ko at paniniwala, tanging mga truck, motor, tricycle at pick-up lamang ang maaaring safe na dumaan sa kahabaan ng kalsadang ito mula Butaw hanggang sa sentro ng Kalanasan.
Alas 7 na ng gabi nang marating namin ang pinakasentro ng kalanasan. Dumaan muna kami saglit para makapagmeryenda sa malapit na tindahan at para makapag-refill na din ng aming gasolina bago sumabak ulit sa napakahabang biyahe mula kalanasan hanggang Claveria, Cagayan. Mula sa kalanasan ay nagtuloy-tuloy na kami sa aming biyahe. Bagaman gabi na ay hindi kami nagpatinag para matapos ang aming misyon. Maraming landslide ang aming nadaanan habang sumusuong kami sa gitna ng malakas na ulan. Kaya't mas madami na yung oras na dahan-dahan na ang aming pagpapatakbo. Bukod sa madilim, may mga lugar din na binabalot ng makapal na ulap. Isa pa sa aming kasama ang nagkaproblema. Buti na lang at hindi ganon kalala. Makalipas ang 4 na oras, sa awa ng Diyos ay nakarating na kami ng ligtas sa Claveria, Cagayan. Dahil Ilocos Norte pa ang aming final destination, kaya't itutuloy pa rin namin ang aming biyahe. Pagdating namin ng pagod po di Ilocos Norte, maghahating gabi na. May mga oras pala ang pwedeng pagdaan sa isang bundok mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. dahil sa major landslide na kasalukuyang inaayos pa. Kaya't hindi na kami pinalusot sa checkpoint at natulog na lang kami sa isang bahay kubo na nasa tabi ng highway. Paggising namin kinabukasan, 6 a.m. saka pa lang kami nakadaan sa naturang lugar. Natapos namin ang aming paglalakbay at misyon sa napakahaba at nakakapagod na biyahe. Gaano man kahirap ang aming mga pinagdaanan, naipakita namin sa inyo ang pinakalatest update ng daanan na ito. At ito ang kahalagahan na dapat matapos ang pagsasaayos ng mga daanan na ito upang ang mga motorista, lalo na ang mga turista, ay malayang makapamasyal sa mga lugar na ito. Hanggang sa muli nating pagsama-sama. God bless everyone. See you again sa ating susunod na paglalakbay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pindutin ang like, subscribe at huwag kakalimutang pindutin ang bell icon para updated sa ating mga upcoming videos. Inaanyayahan ko rin kayo na bumisita sa iba pa nating mga videos na nasa inyong screen. Maraming salamat po!